At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Pikihan sa pagkikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Eh, mabuti naman at dumating ka na, Pari Pidreg. Wala bang nakakita sa'yo sa mga kasamahan natin na pumunta rito? Mabuti naman kung wala. Oo, pare. Napikin na ulit ang pirma ng mga kasama nating kagawad. At pati pirma ni Gonggong na kapitan. Napikin na, kaya pwede na naman nating pagkapirahan ito. Ang mga walang kaya, humanda kaya. Ipapahuli ko kayo sa pulis. Ipapahuli ko kayo. Paribunding, parang may tao yata sa likod. Tignan mo nga. Oo, Pariboy. Sandali lang, ha. Si Bunding, palapit dito sa akin. Narurunan ka. Alis ako para. Sino ka? Ay, bumalik ka rito. Tatagpo na ako para hindi na ako makita. Ngayon, alam ko na ang tuwa-ungungkuhan ng mga traitor sa akin. Alam ko na ang tunay na pagkatao mo, Kagawad Pidrang. Traitor ka rin pala. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Humanda kayo. Ipapakulong ko kayo! Ay, Karyong, ginabi ko na naman ng uwi. Saan ka galing? Sa barangay hall na naman. Nag-overtime ka kasama si Veronica. O kaya, kagagaling nyo lamang ni Tenten sa motel? Tumahimik ka po niyan. May minamanmanan na ka. Huwag kang maingay. Sino naman yung minamanmanan mo, ha, Abel? Ang mga kagawad ka na nag-trader na naman sa akin. Na naman? Lagi ka na lang nilang tinatraidor. Sino namang ang nagtraidor sa iyo? Si Kagawad Pidreng po yan. Si Kagawad Pidreng? Aba, napakatahimik na tao yun ah. Kung kumelos eh, parang hindi makabasag pinggan. Nagawa niyang traidorin ka? Oo po niyan. Napakatahimik pero mapanganib pala ang walang hiyang animal. Hoy po niyan, pumasok ka na nga sa kwarto niyo. Minahang mag-uusap ni Mayaw. Sige na, pumasok ka na. O di, tatamaan ka sa akin. Ha? Sige. Papasok na ko, kuya. Ang puso kay Lanyo. Mayaw. Mayaw. Alam na ba yan ng mga ibang kagawad? Hindi pa, Mayaw. Kaya bukas, magpapatawag ako ng special meeting para sabihin sa kanila ang ginawa ni Kagawad Pidreng na pang-traitor sa akin. Ay, sige, magpahinga ka na, Bayaw. Tatawag ako sa bagong restaurant at mag-o-order ako ng hapunan natin. Kumain na ako, Bayaw. Ikaw na lang ang maghapunan mag-isa. Ay, kumain ka na pala. Sinong kasama mo? Si Veronica o si Tintin na naman? Ay, nakaw. Ayan ka na naman eh. Yan nga ang isang problema ko sa barangay. Maraming marites. Maraming piking balita. Dumagdag ka pa. Hoy, Punyang! Matulog ka na nga! O di, babarilin na nga na! Bayaw, wag mong barilin! Eh, sige lang pare, Pidreng, kain ka lang ng kain. Marami akong pinabili kina Boy na pagkain. Alam mo pare, nag-reply na yung kaibigan nating senador at ibibigay na raw yung hinihingi nating budget para sa ipapatayong evacuation center dito sa atin. Pero may nakatayo ng evacuation center, hindi ba?
Oh, kaya atin na lang yung pera. Paghahatian natin. Ang dami na nating naipupera, pare Pidreng. Sa darating na barangay eleksyon, hindi na natin problema ang gagastusin para sa kampanya. Ah, ganito lang ang buhay, pare. Dapat gamitin natin ang utak para hindi tayo malamangan at hindi matuyo yung utak mo, hindi ba? Malapit na ang susunod. Oo, kaya umanda ka, pare. Bukas na bukas din, luluwas na tayo ng Maynila. Pupunta tayo sa opisina ng kaibigan kong senador, si Senador Jose Acol. Oo, pare. Eh, Kapitan, ano bang pagbibitingan natin ngayon? Eh, nagpatawag ako ng special meeting natin na mga barangay official kasi may importante akong sasabihin sa inyo. At kailangan na malaman ninyo kagad ito. Ano yan, Kap? Ano yan, Kap? Eh, tungkol ito sa natuklasin ka na may traitor pang natitira dito sa atin mismo. Sino ang sinasabi ni Kapitan Traidor? Kung may konsensya ka na traitor dito, pwede bang umalis ka na rito? Bistado ko ng mga kilos mo, ang kapal ng mukha mo na magpakita pa rito. Sino kaya tinutukol ni Kapitan na traitor dito? Hindi ako yun, ha? Ano? Hindi ka pa alas? Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Umalis ka na! Alis na ako! Pagkawang Pidreng, bakit ka umalis? Pagkawang Pidreng! Kagawad! Huwag mo na siyang pigilan! Siya yung sinasabi kong traitor! Ay, si Kagawad Pidreng palang traitor! Oo! Oh, may kasama! Nakita ko at narinig ko ang kanilang pag-uusap ni Kagawad Asyong kagabi! Sabi naman ito si Pidreng! Oh, siya pala yung traitor! Si Kagawad Pidreng! Ay, paring Pidreng, huwag mo nang isipin yung sinabi ni Kapitan sa'yo na magkapalang mukha mo. Eh, nandito na tayo sa opisina ni Senador Jose Acol. Makakausap na natin siya. Bisit talaga ang karyong na yun. Pinahiya ako. Kapag natanggap na natin ang pera, hindi muna tayo uuwi. Dito muna tayo sa Maynila. Pupunta tayo sa mga bahay aliwan tulad ng ginawa namin ni Kagawad Adong noon. Maglalabas din tayo ng mga babae. Ha? Pipili tayo ng mga magaganda. Eh, siyempre, sabi na kung may makalambingan na magandang babae. Alam ko na mahilig ka, pare. Bumibili ka pa ng pangpalakas eh. Ganyan, tumawag ka. Huwag mong isipin yung karyong na yun. Wala siyang binatbat. Binibigyan ako ni pinsan nuli. Oh, talaga yun. Magkakapira na tayo, pare. Pero siya, wala. Bobo yun eh. Hindi alam ang dumiskarte. Di ba? Kapitan Pidreng, umasok ka na raw, sabi ni Senador Jose Acol. Ayan ha. Tinatawag na tayo ng sekretarya. Ang alam niya ako si Kapitan Karyong dahil nagpakilala ko sa kanya na ako, si Karyong. Galing mo talaga yung lumiskarte tayo. Siyempre! Galing mo talaga sa'yo. Ano pang ginagawa natin? Halika na, pare Pidreng! Bilisan mo!
Veronica. Ano yung natanggap mong sulat? Akap, galing ito kay Senador Jose Acol. Si Senador Jose Acol? Bakit? Anong sinasabi niya dyan sa sulat niya? Akap, may proyekto daw tayo na evacuation center. At sinabi niyo raw na tapos na. Kaya bibisita siya rito sa susunod na linggo. Ha? Wala naman kaming usapan na ganyan ah. At saka wala kong transaksyon sa kanya. Hindi ko nga kilala ang senador na yan eh. Kap, kung hindi mo siya kilala at wala kayong usapan, bakit may sulat siya sa'yo? Yan nga ang nagpagtataka, Veronica. Isuriin mo ngang mabuti yan. Tignan mo, kung para ba sa akin talaga yan na sulat, baka naman sa ibang barangay. Baka kay Kapitan Russell Sumira yan. Nang kwan eh, nang barangay disgrasyada. Suriin mong mabuti, Veronica. Oo, darling. Ay, stay, Kapitan pala. Susuriin kong mabuti. Ay, nako, nalintikan na. Ano ko yung gagawin ko? Delikado dito. Delikado na ako. Alawad, ano bang nangyayari sa'yo? Kahina ka pa pabalik-balik ng lakad. May problema ka ba? Malaki boy, hindi ko alam kung paano ko lulutasin ito. Sabihin mo lang sa akin kung ano yan. Baka makatulong ako. Sige, ganito kasi yan boy. Nagpakilala ko kay Senador Jose Acol na ako si Kapitan Karyong. Humingi kami ng pera ni Kagawad Pidreng para pangpatayo ng evacuation center. Binigyan kami pero pinaghatian namin yung pera. Ngayon, nagpadala pala siya ng sulat at hindi ko naharang. At nabasa na yon ni Kapitan Karyong. Delikado ito. Mabubuking na kami. Ha? Yan palang problema mo, Kagawad? Oo! May maitutulong ka ba sa akin, boy? Wala rin eh. Mabigat talaga yung problema mo, Kagawad. Patay ako nito. Ano kaya ang gagawin kong paraan? Ano? Tarantado talaga ang asong na yon. Kamuntik na akong makulong dahil sa kagagawan nilang ng dalawa ni Kagawad Pidreng. Kailangan mauli sila at panagutan ang kanilang ginawa. Bayaw, nakatimbre na sa lahat ng police station ang dalawa. Pati ang NBI, kumikilos na rin sila para mahuli ang mga tinaguriang fake expert. Mabuti naman kung ganun, bayaw. Kung mauli sila, ipaubayan na lang sana nila sa akin ang asyong na yan. At ako nang magpapataw ng kanyang parusa. Bayaw, huwag mong ilagay ang bata sa iyong mga kamay. Pero bayaw, marami na siyang atraso sa akin eh. Siya ang dahilan kung bakit hindi umangat ang ating barangay, kulilat lagi. Alam ko yan, bayaw. Pero may batas tayo at hindi natin dapat pangunahan. Kundi tayo rin ang malilintikan. Hindi bayaw. Basta kapag nahuli siya, ako ang magpapataw ng parusa niya. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo, bayaw. Kundi ako mismo ang aaresto sa'yo at magpapakulong. Bayaw!
Kakawatasyon, bakit mo kami ipinatawag ni Pare Bunjing? Eh, mahalaga itong sasabihin ko sa inyo, ha? Ay, ito. Oh. Isuot nyo itong politician na ito, ha? Ah, at may nakatatak na pangalan namin dyan, ho. Oh. Isuot nyo, ha? Ha? Oo. Eh, bakit namin isusuot yan, kagawad? Hindi amin yan, nakakahiya. Basta, sundin ninyo ang sinabi ko. Kapag may pumunta rito na maghanap sa amin, kayo ang haharap at magpapanggap na kami, ha? O bakit naman kagawad? Baka hindi sila maniwala. Ay, gawin ninyo ang paraan para mapaniwala ninyo sila na kayo ay kami dahil magbibigay sila ng pera sa inyo at paghatian ninyong dalawa. Oh, yun lang. Ha? Oh, totoo, kagawad? Oo, kaya sige na. Isuot nyo na itong polo shirt namin, ha? At magpakilala kayong kayo ay kami. Malinaw! Mga Ginoo, kayo ba sila kagawad Asyong at kagawad Pinring? Ha? Oo, kami. Ako si kagawad Asyong at ito namang kasama ko ay si kagawad Pinring. Opo, kami nga po. Yung pera, ibigay nyo na sa amin. Mahal kasama, kumpirmado sila ang target natin. Kaya pusasan sila at... huwag hayaang magatakas! Yes, sir! Yes, sir! Saan namin kayo? Ha? Eh, bakit nyo kami pinabusasan? Mga kagawad kami, yes. Hindi kami masamang tao. Mababait kami. Kagawad kami. Maski si kagawad Pidreng. Anong mababait kayo? Kayo pala ang peak expert, ha? Ha? Kaya... doon na kayo magpaliwanag sa aming custody, ha? Ha? Eh, bakit sino ba kayo? Mga NBI kami! NBI? Hindi kami kagawad! Peke kami! Ano po? Hindi ako si kagawad, Pidreng! Peke kami! Kailangan makalis na ako rito. Ang tagal namang umalis ang boss na ito. Hindi ako pahuhuli sa mga NBI na yan. Ben! Yes, sir! Sige, hanapin niyo ang peaking kapitan na yon. Bob! Yes, sir! Diyan naman na ron. Nasundan nila ako. Delikado. Wala na akong daraanan. Napalibutan na nila itong boss na sinasakyan ko. Aha! Ayan mo lang, peaking kapitan! Sige, huliin siya! Mamalas. Nakikita nila ako. Hindi. Tatalon ako sa bintana ng boss. Tatakas ako. Nako, nalalintikan na. Hindi pala nabubuksan ang bintana. Kailangan magkunuli akong negosyasyon. Sir, sinong hinahanap ninyo? Ikaw ang hinahanap namin. Ha? Ano? Kukuan. Hindi ako yan. Nagkakamali kayo, sir. Hindi mo kami mapipiki ngayon, Asyong. Ha? Oo. Kaya papatayin kita. Tikman mo ito. Aray ko. Huwag ka rin, my friend. Huwag. Wag! Mga
mga mahal naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang aming kwento na pinamagatan, Pikihan sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapat ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!